sausapin pa rin ang red tagging at umano'y abduction incident sa environment activist na sina Jonila Castro at Jed Tamano, hindi pinagbigyan ng Court of Appeals ang apela ng mga ito para magkaroon ng protective writs. Kaugnay nito, nagbigay ng komento at reaksyon ang National Security Council at iba pang state agency kaugnay ng naging desisyon ng Korte Suprema. Tungayan ang report mula kay Nia Layagi. Sinasura ng Court of Appeals ang petisyon ng environmental activists na sina Jonila Castro at Jed Tamano na mag-grant ang aplikasyon ng writ of amparo at writ of habeas data kaugnay ng umano'y red tagging at abduction case sa kanila. Sa 55-page na desisyon na ibinaba ng CA noong ikadalawa ng Agosto, nakasaad dito na hindi mapagbibigyan ng korte ang petisyon ng mga naturang protective writs kina Castro at Tamano dahil labigo ang mga ito na makapagbigay ng matibay na ebidensyang magpapatunay sa kanilang mga naging pahayag at alegasyon laban sa ilang kawani at otoridad. Matatanda na noong 19 Setyembre, ibinunyag ng 2 aktivista sa isang press conference ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFL-CAC na sila umano ay dinukot, pinagbantaan at sapilitang pinagsulat ng affidavits ng mga kawani ng militar at state agents para lumantad at sumuko bilang mga rebelde. 9 matapos nito naghain sina Castro at Tamano ng petisyon sa Korte Suprema na mabigyan sila ng protective writs laban sa mga itinuturo nilang nasa likod at sangkot sa naging abduction sa kanila. Ayon sa CA, matapos ang kanilang mga pag-aaral at pagdinig sa mga ebidensyang ipinresenta ng kampo ni Castro at Tamano, hindi sapat ang mga ito para mapatunayan ang kanilang mga aligasyon para maigawad sa kanilang hinihiling na protective writs. Batay sa desisyon, hindi naaprubahan ng petisyon para sa writ of amparo dahil sa 2 kondisyon. Hindi nila napatunayan na may nagpapatuloy pa ring banta sa kanila at walang ebidensya na sangkot ang estado sa naging pagdukot sa 2. Pagdating naman sa writ of habeas data, wala rin umanong naibigay na sapat na patunay ang kampo ng mga petitioner na mayroong privacy interest ang kaso. Kasunod ng desisyong ito ng CA, naglabas na rin ang pahayag ng pagtanggap at reaksyon ng National Security Council at iba pang nadawit na state agency sa naging desisyon ng korte. Sa isang press release, sinabi ni National Security Advisor Eduardo Año na ang naging desisyon ay isang katunayan ng pagiging inosente ng NTFL-CAC at ng mga opisyal nito laban sa aligasyon at na mga kinaharap na akusasyon ay isang uri ng panggigipit at walang basihang kaso laban sa ahensya. Ipinagpasalamat din ng ilan pang mga kawani ng NTFL-CAC ang naging desisyong ito ng CA pagdating sa naturang kaso. And we are here to celebrate the triumph of justice. The Court of Appeals decision not to grant the writs of amparo and data to the petitioners Jed and Jonila is a manifestation that mere conjectures and assumptions cannot stand in court. And that the court shall not allow or authorize any fishing expedition. We therefore stand by the original handwritten affidavits of the petitioners that they were former members of the CTG, have decided to surrender and return to the folds of the law, and that the government were genuinely offering them assistance. Using this case, the left and their allied organizations have attempted to demonize the NTFL-CAC and use it as another excuse for its abolition both in the court of law and in the court of public opinion. They attempted to use our laws to intimidate, scare, and silence us by filing these cases in the courts. But all that they have done has backfired on them. After a long and extensive hearing, where witnesses were heard and evidences presented from both sides, the Court of Appeals has completely dismissed the petitions for the issuance of a writ of amparo and writ of habeas data against the NTFL-CAC, Colonel De La Cruz, Captain Buko, and myself. Kasunod nito, nanindigan si Malaya na ang resulta ng kasong ito ay lalo lamang pinagtibay ang kanilang magiging laban kontra terorismo sa bansa. Truth and justice will prevail in the end, and no amount of propaganda or character assassination can ever defeat the truth. We will march on until we have swept the scourge of communist terrorism in the country. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.